35.5. Ayun! Yan guys, so tama po yung ating setup na ginawa dito sa ating DIY incubator. Tingnan niyo po sa loob. Ayan po. So, ang temperature nito guys ay tataas ulit papunta sa 37.8. Yun guys, good morning. Panibagong araw ng performing tayo ngayon. Kakatapos lang ng ulan guys, pero dito meron akong ginagawa. Yun sa gamit na gamit to, kung magpapapisa na tayo ng itlog. So gumawa ako ng DIY incubator guys. Siyempre marami naman kayong makikita ang mga gumagawa ng incubator sa YouTube. Itong akin is personal ko lang din. Kasi meron ding mga pwede din dito yung pangsabong na itlog at yung sa ating mga Rhode Island Red. So ginawa ko na siya guys. Actually hindi pa tapos, pero nilagay ko na yung ibang parts. Ito po. Ayan po, medyo bandobi pa guys. So dito yung ating ilaw. Kung mapapansin nyo pala guys, yung ginamit kong styro is yung lumang styro. So, pwede pa naman siyang gamitin, kaya ito yung gagamitin natin guys. Para hindi na tayo gumastos ng pera, pambili ng styro. Kasi 300 din yung presyo ng styro. So, nakakatipid na tayo dito ngayon. So, ito yung lumang styro gamit sa aming pag may piyesta. Ayan po. So, dito po yung ilaw. Ayan po. At ito yung ating salamin. Yung ginamit ko po is yung picture frame. Yan po. Tapos yung ating thermostat. Yan po. At ito yung ating fan. Ito guys. 220 volts. At ito yung kanyang sensor sa thermostat. Kung itatanong nyo guys kung saan ko nabili ito, itong thermostat at itong fan, nabili ko to sa Lazada. Tapos itong sa kung ano man, sa ilaw at itong sa picture frame, may nabibili naman kahit saan guys, sa malapit sa inyong mga tindahan. So yan guys, ito pala yung setup. Yan, ganito yung setup ko guys. Yan po, dito yung tubig. Dito yung tubig, banda. Tapos, dito na yung itlog lahat. So, dito yung tubig, yan. Kasya naman dyan. Tapos, dito yung itlog lahat. So, hindi ko pa alam guys kung ilan yung kasya dyan. Siguro mga, siguro mga 70, 60, 70 eggs yung kasya. So, tapusin na natin guys para matesting natin kung gagana itong ating DIY incubator. Yun! So guys, magwa-wiring na tayo ngayon kasi nalagay ko na yung mga parts ng ating incubator. So, kung gagawa kayo ng ganito guys, depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay yung mga parts ng incubator nyo. Kasi, ano mangyayari, kayo yung merong power. Kumbaga, kung saan nyo ilalagay yung mga parts ng incubator. So sa akin guys, ito yung kuwan ko. Yung napag-isipan kong kung saan sila ilagay. Kaya ngayon, mag-wiring tayo. So ito ang fan. Puputulin ko to guys kasi mahaba masyado. So itong fan ay ikukunik ko rin sa ilaw. Puputulin natin to. Guys, kung hindi nyo alam kung paano mag-connect o paano mag-deal sa mga wirings,
magpatulong na lang kayo sa may alam. Kasi baka mo ma-aksidente tayo, delikado. Opo. Tapos ang ilaw. Lagyan natin ang connection ng ilaw. Kita pa guys. Guys, yung connection niya, oh. Itong sa ilaw. Itong sa ilaw, i-connect natin dito sa itim at dito sa yelo. Tapos, isabay natin itong fan sa itim at sa yelo. Kasi gusto ko guys na pag umilaw siya, at saka na rin aandar yung fan. At saka aandar yung fan. Kasi ayoko yung fan na laging nakaandar guys na walang pahinga 24/7. Kaya baka masira. So yun yung purpose natin guys, para pag uminit biglang iikot yung fan at masi-circulate yung hangin sa loob. Yan, tapos na yung connection natin guys. Ito na lang ang sa input, ilalagay natin mamaya. Lagyan muna natin ng tape para tayo makuryente. Okay, mamaya na natin yung arrange guys ha. Ite-testing muna natin. Guys, okay na. Tara, testing natin. Itong ilaw na gamit ko guys ay incandescent lamp. 50 watts. Dapat sana yung 25 kaso walang available guys. So, testing natin ito gano'ng kainit. Yun. At pa natin muna. Tingnan natin kung ano sigaw. Okay. Okay guys, so bali dito tayo magte-testing sa kwarto. So testing natin ha. Sana maging okay. 3 2 1. Yan po. I-set muna natin. Natin ng 35.
Yan guys. Yan muna guys, yung testing natin ha. Yan guys, so pataas ng pataas. Testing muna guys ha, para malaman natin. Actually yung fan niya ay gumagana po. Ayan po yung kwan sa loob, tapos yung ilaw natin. Oh, antay-antay lang guys. 36, 37, so malapit ng mag 37.8. So, ibig sabihin guys, umiinit yan sa loob. Pag 8, yun, namatay. Tapos balik na naman sa, dapat bumaba siya guys ng, yung init pataas pa rin, oh. Dapat bumaba siya ng 35.5. So guys, malapit na mag 35.5. Tingnan natin kung mag-iilaw siya ng 35.5, kung tama ba yung ating setup. So konti na lang. Ati 6. Ayun! Yun guys, so tama po yung ating setup na ginawa dito sa ating DIY incubator. Tingnan nyo po sa loob. Ayan po. So ang temperature nito guys ay tataas ulit papunta sa 37.8. So yun po yung temperature na nilalagay natin. So yun guys, successful yung ginawa nating DIY incubator, no? First time kong gumawa nito guys. Kaso hindi ako masyadong nahirapan sa wiring kasi dati po akong electrician. So yan po, madali lang po. Pero kung hindi po kayo masyadong sanay sa paghawak ng mga wire, magpatulong po kayo sa yun sa marunong. Yan po, 30 lalagpas talaga siya kahit anong gawin. So yung 38.1 hanggang 38.1 lang siya, tapos bababa. Oh, 0.2. Medyo tataas. So siguro pag umabot na to ng 38.5, babawasan natin. Gagawin nating 37.5, hindi 0.8, 37.5. So ite-testing muna natin 'to, guys. 'Di ba? Yan. No, nakagawa na tayo ng incubator, guys. Meron tayong pampapisa ng itlog. So, ipapakita ko sa inyo yung update ng itlog na ilalagay natin dito soon. So, maraming salamat guys. Siyempre, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Yan guys, hit mo na yan. At i-hit na rin yung bell notification para maging updated ka sa mga video na i-upload natin. So, yun guys, maraming salamat. Happy farming! Bye-bye!